So, ang pinaka-crucial dito is kapag ka tama yung ginagawa nyo at sobrang na-stimulate siya at nasasarapan na siya, sasabihin niya sa'yo na tumigil ka dahil kailangan niyang umihi. Yun na yun. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video, guys, is nakita nyo naman na siguro yung title dyan. This is top 2 requested video sa akin since last month, kaya lang ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin to. So, ano po nga ba ang... Let's talk about squirting. Try natin sagutin sa abot ng aking makaka. Ito ay isang female ejaculation. Yun ang tawag ng iba dahil nga nanggagaling ito sa pipay. Maraming scientists ang naniniwala na hindi lahat ng babae ay nakakaranas nito. Ito po ay isang liquid na nanggaling malamang sa bladder. May mga scientists na po na nagpropose na ang fluid na ito ay galing sa ihe. Kaya lang hanggang ngayon po ay kinokontest pa rin ito ng mga scientists kung ito ba ay talagang galing sa ihe o may halong tubig na ito or tubig ba ito. Pero isa lang ang kasiguraduhan dyan na ang fluid na yan ay dumadaan sa urethra naming mga babae once nandun kami sa moment ng orgasm. Again, hindi po lahat ng babae ay nakakaranas nito. So only 69% lang po ang nakakaranas nito sa mga babae. 69% guys ha, percent hindi posisyon na, baka kung ano-ano iniisip niyo sa 69. Unang tanong, ma'am, di ko alam kung paano sasabihin. But nung di ko tinigilan, lapangin talaga. Yung pipay niya is naihi siya. Bakit po nangyari yun? Okay, kaya nangyari po yun dahil maaring sobrang nasarapan siya doon sa ginagawa mo. Kumbaga parang na-max out mo yung maximum level. Hindi napipigilan ito guys ha, kapag ka dumarating. Hindi mo ito mapipigilan, bigla ito. Minsan kahit na gusto mong itigil to, hindi mo magagawa kasi tuloy-tuloy siya. And the more na mas rapid yung ginagawa mo, mas mabilis yung ginagawa mo sa kanya, mas lalo siyang naglalabas ng maraming fluid. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ihi yung lumabas sa kanya dahil hanggang ngayon nga eh, pinag-aaralan pa rin yan. Maaring may kasamang ihi, medyo amoy ihi dahil nga dumaan sa urethra kung saan dumadaan ang ihi ng mga babae. So, huwag kang mabahala dahil katulad na sinabi ko kanina, hindi lahat ng babae ay kayang gawin yan. So, you're very lucky dahil experience mo yan. Another question is, ma'am, ang pag-squirt po ba ng babae ay senyales na nasasarapan po siya? Oh yes, oo naman. Of course, nasasarapan siya kasi that's extra. Extra sensation, extra orgasm na naibigay mo dun sa babae. So 100%. Kapag yan ay naglabas nun, ibig sabihin, hindi lang sarap. Sarap na sarap siya. Kaya nangyayari yan. Another question is, kailan at paano po nangyayari na mapaihi siya? Again, hindi po natin pwedeng sabihin na ihi iyan. Kailan? Kapag kasarap na sarap na po siya. Kumbaga na max out mo na, tulad ng nasabi ko kanina, yung sarap. Kung paano naman is, well, nasa G-spot po ng babae yan. Alam nyo naman kung saan malolocate yon. 2 inches simula sa opening ng ating pipay, makakapamo yan nasa upper, makakapamo medyo magaspang yung parang almond yung texture niya. Then, pag nakapamo na yan ang dalawang daliri mo, ilagyan mo ng motion. Paikot-ikutin mo siya doon, up, down, side by side. Tapos medyo lagyan mo ng konting press. Huwag mo lang masyadong ipopress kasi may mga babaeng ayaw talaga ng may pressure. And make sure na nakarelax yung partner mo at gusto niya yung ginagawa mo. Medyo itap-tap mo, ipress mo, and pull yung dalawang daliri mo against. So kung tama ang ginagawa mo at komportable yung kapartner mo dun sa ginagawa mo, mararamdaman mo yun dahil magre-respond siya sa'yo. Sa pamamagitan ng movement niya at yung mga sound na nagagawa niya. So now, ito yung pinaka-crucial dyan dahil tama nga ang ginagawa mo. Wait lang guys, may aeroplanong dumadaan. Yan. Social na kami ngayon, dati tricycle lang, ngayon aeroplane na yung dumadaan sa paligid namin.
Okay? Moving on. So, ang pinaka-crucial dito is kapag ka tama yung ginagawa nyo at sobrang na-stimulate siya at nasasarapan na siya, sasabihin niya sa'yo na tumigil ka dahil kailangan niyang umihi. Pag yun na ang sinabi niya, huwag mo siyang papayagan. Meaning, you're doing the right thing. So, just keep going. You're almost there. And then, bilang ka lang ng 10 segundo hanggang 15 segundo, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo, dyan na mag-start yung sensation. Mag-start na siya, magkaroon ng big O. Habang nagbi-big O siya, keep going. Keep going. And lagyan mo ng konting pressure pataas. Make sure guys na wala kayong kuko and malinis yung daliri ninyo. I mean, walang kuko yung maikli ang inyong kuko. Kasi kapag may kuko, possible na masugatan siya. Dahil nga, you keep going at tama yung ginagawa mo. Yun na, mag-start na siya, mag-ejaculate. And still, di ka pa rin tumitigil, patuloy mo pa rin ginagawa. Doon na, posibleng lumabas yung pee na sinasabi ninyo, yung ihe, yung squirt na sinasabi ninyo. Actually, odorless po ito eh. Minsan may konting amoy pero konting-konti lang dahil nga dumaan ito sa daanan ng ihe eh. Sabi sa ibang research, pwede daw itong ma-compare sa prostate ng lalaki. Para din daw itong prostate pero sa babae na maliit na pouch lang na nasa loob. So, be careful sa pag-execute nito kasi kapag ka na-experience ito ng babae or napa-experience nyo sa kanila, I'm pretty sure hahanap-hanapin nila ito. So, pwede po itong mangyari din kahit na wala kayong kapartner, kahit na ginagawa nyo ito during masturbation, ginagawa nyo ito gamit ang inyong mga toys. So, possible din po ito mangyari dahil ito po ay stimulation lang. So, ang summary po nito ay ito po ay isang outflow of a liquid other than urine from the vagina's urethra during an orgasm. Hindi po ito pwedeng masabi natin na ihi o tubig, pwedeng diluted. So hanggang ngayon po, again, ini-study pa rin po ito, nire-research pa rin po ito kung ano ba talaga ito at kung ano ba talaga yung pinagmulan nito, saan ito nang galing. Basta ako, isa lang ang masasabi ko dyan, hindi po masakit yan, masyarap yan. And kadalasan, ang nire-release na liquid nito is 2 ounces about. Pwede po itong maging isa sa enhancement ng inyong pagtatalik. Basta open lang ang communication, willing na mag-experiment, and focus on pleasure. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips dito sa pinag-usapan natin at nasagot ko yung iba ninyong katanungan. Kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag na rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, libre po iyan. And also, click the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye. Peace out.